Buddies, saan ang punta niya this weekend? Cebu? Palawan? Bohol? Teka, doon muna tayo sa malapit, pero tiyak na memorable destination. Alam ko na, kung picture-perfect vacation, magandang seascapes at relaxing views ang hashtags nyo for this escapade, here's another place to add on your bucket list. Ang Mabini, Batangas. Roll! Bukod sa malapit ito at around 3 hours away lang from the metro, dito din makikita ang ipinagmamalaking scuba diving destination sa Pilipinas. Ang Anilao na itinuturing na birthplace ng scuba diving here in our country. In fact, popular at sought after din ang mga underwater sceneries na matatagpuan dito. Actually, buddies, alam niyo bang over 20 dive sites ang makikita dito? Isa dyan ang nakalista sa ating itinerary for this week's vacation. And para i-accommodate tayo for our today's escapade, makakasama natin ang isa sa mga batikang aktor na isa ring scuba diving instructor, si Mr. Jess Lapid Jr. Dito sa ating relaxing home for the day, ang Pacifico Azul Dive Resort. Kayo po ay naiinip at gusto niyo medyo matahimik ang inyong mga pag-iisip paminsan-minsan, ay pumasyal lang po kayo dito sa Anilao, dito po sa Pacifico Azul. Nandito siya sa Barangay Ligaya, Anilao, Mabini, Batangas. Kami sa isang kabrasong area lang, tapos hanggang nag-expand. So hanggang ngayon, awa ng Diyos, nag-operate pa rin. If pagiging at one with the nature ang hanap mo, o gusto mong masilayan ang line where the sky meets the sea, o baka naman tinatawag ka na rin ng dagat to be part of its world, sakto, ito ang trip na perfect sa hanap mo. Isa ang Anilao sa mga prime diving destinations dito sa Pilipinas, mawawala ba naman ang scuba diving offer sa Pacifico Azul? Pagka mag-boat out ka, siyempre, pag-uusapan niyo kung tatanungin mo yung guest kung saan niya gusto mag-dive. So wala naman particular na nakaset na package on where to dive. Matanggap na rin kami ng free diving na grupo. Diving certification, recreational scuba. May open water, yun yung starter, no? Tapos may advanced course, may rescue, may dive mastering, up to instructorship. So sa listahan natin, ang hanap natin ay serene ambience, check. Relaxing room accommodations, check. Na rin kinakailangang bumili ng gears kung bago ka pa lang sa activity na ito dahil meron silang gear rentals dito sa resort. Mula sa fins, scuba mask at BCDs, kumpleto sila dito. Kailangan mo na lang ihanda ang sarili mo sa experience that you are about to explore. Kaya gear up na, buddies, dahil we are off to one of Anilao's breathtaking dive sites.
Roll! Ang Kirby's Rock. Let's go! Up next, join us as we dive deeper and meet the marine creatures up close in one of Anilao's treasure dive sites, ang Kirby's Rock. Herein, the dive. Kung bakasyon ang usapan, hindi mawawala ang beach vacation sa listahan. Pero kung gusto mong i-level up ang experience malayo sa dati mo nang nakasanayan, underwater activities gaya ng scuba diving ay isa sa mga option na pwede mong pagpilian. Lalo na kung ikaw ay magbabakasyon sa Anilao na kilala on its stunningly majestic underwater world. Out of its several dive sites, dito matatagpuan ang Kirby's Rock na about 20 minutes via boat ang layo mula sa Pacifico Azul Dive Resort, located at the northwest of Tingloy, right in the middle of Verde Island Passage. Nag-aantay na sa'yo ang isang one-of-a-kind dive adventure. So, good morning guys. So, ako nga pala si Nestor Dolor, A Junior, aka E-Boy. Andito tayo sa dive site. Pangalan ng dive site is Kirby's Rock. Our maximum depth is about 25 meters. Isang dive site to, pero dalawa yung bato sa kanya. Ito yung pinaka Kirby's Rock. Tapos yung isang side, mamaya makikita nyo sa ilalim, yung isang bato, pwede natin siyang ikutan din. Madami din yung makikita kasi ito, dive site na to is famous to sa mga photographer, especially sa mga nag-macro. Pag dive ka sa dive site na to, kailangan certified open water ka hanggang either instructor ka or scuba director. Ready na ba kayo, buddies? Roll! So, basically, parang underwater mountain pala ang Kirby's Rock. Pero instead of trees and grasses ang makikita mo dito, ay ang mga makukulay na corals, as well as the incredibly wild marine life. The best, ang ganda ng dive dito sa Kirby's Rock. Perfect for open water diver. Malinaw yung tubig, tapos yung mga creatures sa baba, napakarami.
So, ang masasabi ko dito sa Kirby Rock, talagang napakaganda niya. Kumbaga, sulit yung travel mo, kahit malayo yung pinanggalingan mo, sulit yung travel mo papunta rito kasi quality nung dive site, napakaganda, malinis, malinaw yung tubig. So, nung una, nag-expect ako ng malakas na agos, pero hindi naman siya maagos. Lalo na pag nandito ka sa isang side nung rock. Una kong pinakita sa kanila yung frogfish na warty siya, kung tawagin, ng mga spotter. Ang naka-attract talaga sa akin yung frogfish nung tinuro sa akin ni Kuya Ibo yung frogfish kanina. Pag video ko, very calm lang siya doon sa baba. Nagre-relax lang siya doon. Trivia lang, buddies. Alam niyo bang ang mga frogfish ay may kakayahang mag-camouflage as a protection from their predators? Hindi lang yan. Frogfish attack is among the fastest in the world. In fact, kaya nilang mag-trap ng kanilang mga prey in less than a second. How amazing is that? Tapos nung bumaba na kami sa 25 meters, doon na nakita yung pygmy seahorse, tatlo siya, dalawa yung buntis. Nagulat sila kung bakit kung paano ko nakita yon. Sabi ko, yun ang trabaho ko as a spotter, as a dive master. Tapos yun, napakaraming isda. Lalo na yung mga triggerfish, talaga kahit saka tumingin, makakakita ka. Nagulat ako dun sa cucumber na nakita ko, napakarami nun. The best yun para sa akin. Kasi akala ko nung una, sponge coral lang na nakakabit lang doon sa corals. Tapos nung nilapitan ko, cucumber pala siya. Meron siyang mga galamay sa bunga nga niya, napakarami. So, the best yun para sa akin, first time ko nakakita. Hindi man mukhang sea star ang mga sea cucumbers, ang mga marine creature na ito ay para ring mga starfish at sea urchins. At although ang average sizes ng mga ito ay nasa 4 to 12 inches long, may capability silang lumaki ng up to 7 feet long. Kaya tama ka, Kuya Gab, nakaka-amaze nga talaga itong mga sea cucumbers. Pagpunta ako dun sa isang sulok dun sa may pinakababa ng Kirby Rock, may nakita akong moray eel. So nandun lang siya, naka-relax lang siya doon. Ewan ko kung natatakot siya sa akin, pero okay naman yung naging naming dalawa. Yung naging bonding naming dalawa dun sa ilalim. Nag-video-video lang ako sa kanya. Yung mga moray eel, nagkakalat lang sila, nag-hunting sila ng food nila. Experience. Napaka-perfect ng dive site na to for photographers, lalo na sa mga nagma-macro photography yan. Napaka-ganda. Nag-enjoy ako sobra. Masaya. Nakaka-relax sa ilalim. That's the rewarding feeling of diving underwater, especially dito sa Anilao. Ika nga nila, diving is the closest thing to flying. Plus, you get to see the wild marine creatures in their natural habitat na talaga namang pang out of this world ang ganda. Up next,
know how the municipality of Mabini, Batangas protects and conserves its diving destinations, as well as the importance of diver certification in Mabini's diving tourism. Herein, The Dive. Isa sa naapektuhan ng pandemya ay ang turismo ng Mabini, Batangas. Pero hindi ito naging hadlang para sulitin ang panahon at gawing positibo ang tila negatibong hatid ng pandemya. Last year, that was July yata yan. So nandito, tahimik, di ba? Wala pang bagsak na bagsak ang turismo. Marami akong naririnig na ay yung sina ganito oh, nag-dive guide pero hindi proper yung mga lisensya. So naisipan ko na ba't hindi ako mag-conduct ng training para magawa silang full-fledged na dive master, no? Para if ever na bumalik na ulit sa normal, makapag-apply sila ng maayos sa mga resort at makasingil ng tama ayon sa kanilang level, no? Naging successful naman. So inabot kami ng 2 months araw-araw training. So inabot sila ng 23. Pero sa kasamaang palad, mayroong dalawang hindi pumasa. Karamihan sa mga naging dive master scholars ni Tito Jess ay ang mga dive guides na nawala ng mga hanap buhay noong nagsimula ang pandemic at bumagsak ang turismo sa Anilao. Actually, yung pagiging scuba diver, malaking tulong para sa akin. Unang-una, diyan kami kumukuha ng kabuhayan para sa aming mga anak, asawa. Malaking bagay dahil magandang livelihood. Una, yung pagkita, medyo maaluan, medyo risky lang, pero sundin mo lang yung rules and regulations of safe diving practices. Wala namang magiging problema. Siyempre, yung aming hanap buhay na wala ng matagal na panahon, almost 2 years na nawala yung aming hanap buhay na pagiging isang dive master. So yung aming kaunting naipon before, before the pandemic hit, so naubos lahat yon, siyempre sa tagal ng panahong yan. So malungkot kami sa nangyari. Malaki pong epektos nung pandemic kasi wala kaming makukuha ng source of income. So bagsak talaga yung aming hanap buhay kasi doon kami umaasa sa mga tourism, sa mga pupunta dito. So nung walang bisita, as in wala talaga. But before the pandemic, di ba, pumutok pa yung Bulkan Taal. So malaking epekto na yun, although hindi pa pandemic, maraming local guests nasa Metro Manila base ang hindi pumunta sa Anilao kasi natatakot sila dahil ng alert level pa ng Taal. Tapos after almost a month na sa Bulkan Taal, bigla naman pumutok sa pandemic, itong COVID natin. So nung marinig ko sa mga kasama kong kasamang dagat o mga dive master na magkakandak Sir Jess Lapid ng libreng turo para sa pagiging dive master, so naging masaya ako. Actually, isa na akong dive master sa ibang agency. So hindi ko naman kaya na taon-taon ako'y mag-renew kasi yung pang-renew ko, para na sa pamilya ko. Nung may nagsabi sa amin na may nag-o-offer nga ng diving certification na bilang dive master, agad kaming pumunta at tinanong namin kung qualified ba kami. Kasi para sa amin, napaka-importante ng maging dive master talaga na certificate ka. Dahil unang-una, tataas yung knowledge mo sa diving. And then, makakatulong yun para sa pag-guide mo. Dahil ng mga skills na matututunan mo ay hindi kagaya ng mga nagsisimula ka pa lang sa diving. So, pagdating mo ng dive master, talagang may ituro sa inyo at may handle mo ng ayos ang mga guests. Para sa kanila, isang malaking utang na loob ang pagkakataong mabigyan ng certification bilang mga dive masters.
malaking pasasalamat ko talaga kay Seth. Hindi katulad ng dati na bihira lang tawagin kasi nga sa license, hindi pa dive master, ganun. Kasi bihira silang kumukuha, kailangan kasi nila talagang dive master and license nila. Sir Jess, maraming salamat po unang-una, siyempre sa taas. Kasi binibigyan si Sir ng mahabang buhay, kadulan na rin kami. Nagpapasalamat siyempre ako, hindi lang kay Sir Jess Lapid, dun sa mga sponsors. Malaking blessing yun para sa aming mga na-sponsoran. Hindi lang yan ang good vibes na ating maririnig, buddies. Dahil during the pandemic, kahit papansamantalang nagsara ang mga establishments at turismo dito sa Mabini, hindi rin tumigil ang local government upang patuloy na protektahan at i-conserve ang mga treasure dive sites ng kanilang municipality. In fact, buddies, sa pagpasok ng new normal, ay handang-handa na ang Mabini sa muling pagbisita ng mga turista dito. Well, ang Anilao ay hindi lang handa, kundi handang-handa sa muling pagbubukas siyempre ng turismo, especially itong mga pagtanggap natin sa ating mga dive tourists, sa ating mga resort establishments. Diyan ang lahat ng ating minimum health protocols mula sa Department of Health at Department of Tourism. Lahat ng mga establishmento dito ay na-check at masusing binigyan ng certification para bigyan sila ng permission at authority to operate mula pa noong pandemya. Aside from the safety protocols na masusing ina-apply ng local government unit dito, Mayor Nilo Villanueva is also focusing on the waste management and sustainable tourism dito sa municipality of Mabini. Ang approach namin dito ay i-divide namin ang lahat ng barangay into clusters. Bawat sityo may specific individual or specific barangay official na mga ngasiwa. And we will have a command center here at the municipal hall. And we will assign a garbage or environmental inspector in each sityo para silang mag-inspect kung naglilinis ba ang ating mga kababayan. So whatever their findings, yung findings ng eco-waste inspector ay ipadadala sa command center. At yung command center ay ikukulang attention yung barangay official concern as well as the specific household. Pagka hindi pa nalinis ay papupuntahin namin dito sa municipal hall. So there will be a better coordination between the community and the municipal hall. Maliban sa waste management programs na isinasagawa ng LGU ng Mabini, isa rin sa pinagtutuunan nila ng pansin ang pagsasaayos ng sistema at pamamalakad na may kinalaman sa coastal and ocean development. Lalo pa at isa ang diving sa pangunahing tourist activities na popular sa municipality ng Mabini. I am inviting all tourists, local and foreign, to come back to the municipality of Mabini and see again the wonders of our municipal waters here. And I do hope that you will be our partners in promoting the tourism industry in the municipality of Mabini. Diving in the waters of Anilao is a whole new underwater experience and discovery. Maraming paraan upang ating maingatan ang mga nakamamanghang yaman sa dagat. And as we get to dive deeper, the more we will discover its untold wonders. Hanggang sa susunod na dive adventure with your diving buddy, The Dive. Time.